Hello mga mathusiasts! Welcome back sa ating YouTube channel kung saan ang math ay mas pinadadali at mas minamahal. At andito na naman si Teacher Maria, ang inyong math buddy, para tulungan kayo at i-guide kayo sa mga problema nyo sa math. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa problems involving measures of position, okay, which is learning task 3A and 3B ng inyong mga modules. O kung hindi man ganito yung given ninyo dyan sa mga modules nyo, pakinggan ninyo kasi same procedure lang naman ang gagawin natin, ha? Pero bago ko simulan ang video tutorial na ito, mga anak ko, sige na, pindutin nyo na dyan ng like button para hindi na makalimutan pa mamaya. Walang bayad yan, kaya pindutin na. At syempre, kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel o baka wala ka pang account, gumawa ka na ng account para makapag-subscribe ka na at matulungan mo akong mahitang 100 subscribers. Gawa na, email ad lang, pwedeng-pwede na. Okay, so pindutin nyo na dyan ang subscribe button at i-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang maging updated sa mga videos na i-upload ko. Okay na? Na-like, na-subscribe at na-hit na rin ng notification bell? Kung okay na, tara na, simulan na natin. Okay, consider the situation below and solve the following problem. So, Teacher Anna conducted a pretest in mathematics for the first quarter to 10 students of her advisory section. So, the following are the result of the test. O, iniba ang given ni ma'am, ha? Baka kinukopya na naman, na-excite. Ha? Na-excite at eto na ang nakopya. You solve, ha? Laging tandaan ng first procedure ay kailangan naka-arrange muna siya from least to greatest. So, ano ba yung pinakamababa natin? We have 21. Oh no, it's 19. So, ang ating mga matanglawin ay linawon maigi. And then, next is 24. And then, 29. Okay. Oh no, may 23 muna tayo. 23, 24, 29. Okay, so 21, 23, 24, and then 29. Next to that is 35, 36, 37, 39, and 47. Okay, tapos numberan natin sila para madali na mamaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, sakto 10. O, let's have the third quartile. Ang formula natin, natatandaan ba, mga anak ko? You have QK is equal to K over 4 N plus 1. Okay? Tandaan yung K na babago, ha? Depende sa kung anong quartile yung given. Kung second quartile yun sa inyo, di Q2 yung gagawin nyo. So, yung K mo ay 2. Pero dahil sa akin ay third quartile, Q3 ako. So, ang K ko will be 3 over 4. Dahil ito ay 10, so ang N natin ay 10. So, you will have here 10 plus 1. Okay, so we have here 3 over 4 times 11. So this is 33 divided by 4. Diretso na natin, ha, para hindi masyadong mahaba. Asan na ang ating calculator? Ba't nawawala? Okay, let's have this one. So 33, kasi 3 times 11 is 33 divided by 4. 33 divided by 4 is this one, 8.25. Okay. Kung i-a-apply natin yung Mendenhall, o yun na lang i-apply natin kasi mas madali siya. Mendenhall and Shinchich method, we have to identify kung nasa after median ba yung given natin or before median. Kasi pag after median, round down. Pero pag before median, you round up. Sorry. So, since ang Q3 natin ay after median, kasi ito ay Q2, so after na siya nung kalahati natin, round down tayo. So, you will have here 8. So, pang 8 position yung Q3 natin. Ano ba yung pang 8 position natin? Tingnan nga natin, pang 8, that is 37. Diba? Madali, pag may mga nakasulat ng number, i-check mo na lang ano yung katumbas niya. So, we have Q3 as 37. Oh, that's it. Okay, how about this one, 7th decile? So, we have here dk is equal to k over 10 and then n plus 1. Okay, yung k, depende ulit kung ano yung decile dahil ako ay pang 7th, 7 ang ilalagay ko dito.
D7 is equal to 7 over 10. 11 na ilagay ko dito ha, kasi pare-parehas lang naman yan na 10. Okay, so you will have 77 over 10. So you will have here, or shortcut ko na, this will be 7.7. Hindi ko na i-calculate. Okay, dahil ang D7 ay after our median, ibig sabihin round down tayo. So this will become 7. Okay, 7th data. Maraming nalilito kasi iniisip nila, either round off pag bigger than 5. No, ang iti-check no kung mas mataas ba siya dun sa ating median or mas mababa para malaman nyo kung round up or round down tayo. So, 7th data, ano ang ating pang 7th dyan? So, that will be 36. Okay. And then, for our last data, we have 56 percentile. So, we have P56 or P... Wait. PK is equal to K over 100 and then N plus 1 para alam niyo yung susundan. So, P56 is equal to 56 over 100 and then N plus 1 is 11, ha? Okay, so 11 times 56 is how many? Okay, so 56 times, ay sorry, 56 times 11 is 616 divided by 100 is 6.16. Okay. So, you will have here 6.16. Hanapin si P56. Nasaan ba siya? After or before? Dahil ito ay P50 lang. So, after na siya. Round down ka na. So, this will be 6. Pang 6th place yung kukunin natin. Which is here, asan siya? 35. Okay. So, ang ating P56 ay... 35. Okay, ganun lang yon. Now, let's go to the group data for learning task 3B. As part of a mini research paper in mathematics of grade 10 Aguinaldo, they conducted a survey on the number of minutes the students of grade 10 Marcos spend studying their lessons at home. So, the result of the survey is as follow. Find and interpret. Kayo na mag-interpret, ha? Okay. So, dahil ito lang yung given, kailangan natin kunin yung less than cumulative frequency and lower boundary. So, paano natin gagawin? Add lang. 5 plus 6, 11. Ganun, di ba? Ha? And then, 11 plus 10 is 21. 21 plus 9 is 30. 30 plus 5 is 35. 35 plus 15 is 50. And then, lower boundary minus 0.5 dito, ha? So, we have 100.5, 85.5, 70.5, 55.5, 40.5, and 25.5. Okay? That's it. Now, let's have quarter 2. Quarter 2. Quartile 2. Kung sa inyo ay quartile 1, ang papalitan nyo lang yung K, ha? Kung ang K nyo ay 1, di 1 yan kasi quartile 1. Pero ako, dahil quartile 2 ko, ako, ang K ko ay magiging 2, ha? Okay, sa pagkuha ng ating position. O, sige, let's see. So, this is KN over 4. Dahil quartile 2 ako, ang K ko ay 2. Ha, yan yun. Ulit lang ha, inulit ko lang, baka mamaya hindi nyo naiintindihan. So, you will have here now, 2 times, ang n natin ay 50. N is equal to 50, kasi yun yung naging sum natin. Baka iniisip nyo saan ang galing. Ayan. Okay, so malakas ang ulan, pasensya na kung naririnig ninyo ha. So, 2 times, how many 50 over 4? So, that will be 100 divided by 4. So, ang akin ay 25. Ngayon, saka mo hahanapin, asan si 25? Okay, so wala siya kay 21, nandito siya. So, ang Q2 ko ay nandito. Ngayon, kayo hanapin nyo kung nasaan yung sa inyo. After nyo makuha, kunin nyo kung nasaan nung... interval ba siya para malaman nyo yung lower boundary. So, we have here 70.5. Okay. Ano ngayon yung less than cumulative frequency below? So, kung nandito ka sa 30, 21 yun. Okay. So, we have 21. Tapos, yung frequency mo, 9. Okay. So, we have 21 and then 9. Okay, paano nyo makukuha yung class interval or yung size? Simply,
-115 -101, that will be 14 +1, laging +1 ha. Okay, so ilan lahat ito? That will be 15. So ang I natin ay 15. Now let's find for the final answer. Okay, so you will have here 70.5 plus shortcut na natin itong part na to. Ayan na siya, oh, yung 25 minus 21. Okay, over 9 times 15. Okay, so you will have 25 minus 21 is 4. So, 4 divided by 9 is this one. Okay, times 15 is this one. So, 6 point, ala, bad number to ah. So, we have 70.5 plus, ulit, 6.67, round off na, 6.67. Okay, so let's have this one, 70.5 plus 6.67. And that will be 77.17. Okay, pasok ba dun sa interval natin? Ano ba ang interval natin? O tama, pasok siya. Okay, so that's for our first given. Now, for the second given, we have here D4 or decile 4. So, ang K ulit natin magbabago depende sa kung anong decile natin, ha? Okay, so we have here, ang K natin ay 4. So, 4 times 50 over 10 naman siya. So, 4 times 50 is 200. Okay, divided by 10. So, we simply have 20. Hanapin natin, asan ba ang pang 20th data? Okay, so, nandito siya. So, eto si D4 natin. Kasi, wala siya kay 11, nandito siya. Dun sa may 21. Okay, so, that will be 55.5 ang ating lower boundary. 55, sorry, 0.5. Ano yung less than cumulative frequency? Yung nasa baba niya. So, kung ito ang D4 natin, okay, ito ngayon yung kanyang less than cumulative frequency below. At ang frequency niya ay 10. So, 11 and 10. Okay, we have here, asan to? 11 and then 10. Same class interval, 15 pa rin siya. Okay, now let's solve. We have 55.5 plus 20. Diba? Yung na-solve natin KN over 10, that's 20. Okay, minus ang less than cumulative frequency natin below is 11. Okay, over 10 frequency natin times 15. Okay, so 55.5 plus 20 minus 11 is 9, right? So, 9 divided by 10, okay, times 15, and that is 13.5. So, 13.5 plus 55.5. Sorry. Hala. Like 55.5 plus 13.5. Tinambad na si ma'am mag-solve. Nag-calculator na. Okay, so we have there 69, 10 carry 1. Okay. Ito ngayon ang ating D7. Okay, last na para dito. We have P80, percentile 80. Sa inyo ata ay P90 ang nakalagay dyan. So, ang K nyo ay 90. Ako, ang K ko, 90. Ang K ko ay 80. So, 80 times 50 over 100. Okay, 80. 8 times 5 is how many? 40. So, this will be 4,000. No, kasi ang 80... 4,000. Okay? And then, divide by 100. So, para mas mabilis, sorry, cancel lang yan. So, you have 40. Asan ngayon si 40? Tingnan nga natin. Asaan si 40? 30, 35, 50. So, nandito si P80. Okay. So, ang lower boundary natin ay 100.5. Okay, so that will be 100.5. Ano ngayon yung less than cumulative frequency below niya? We have 35. And then, ang frequency niya ay 15. Okay, 35 and 15. Oops, asan na ba? We have here 35 and 15. Okay, and then still 15 ito.
So let's solve for this one. We have 100.5. Okay. 100.5, okay, plus 40 minus 35 over 15 times 15. Ito, cancel na to. Pwede na yan. Okay, and then 100.5 plus 40 minus 35 is 5. Right? Okay, so madali lang tong isa. So, 100.5 plus 5 is 105.5. So, this will be our PAT. Ayan, mga anak ko, kung natulungan ko kayo dyan sa inyong learning task 3A and 3B or dyan sa module nyo kasi medyo ka-line or ka-parallel naman ang given ko, please i-comment yan dyan sa inyong, sa ating comment section, ha. Alam nyo naman kung gaano kahalaga ang mga commenting nyo para maapit ang video na ito at makita rin naman ng iba. Kaya umaasa ko na makapag-thank you man lang kayo, makapag-heart, makapag- period o basta kahit ano, basta mag-comment kayo para lang makatulong sa video natin, ha? At mga anak ko, sana naman bisitahin nyo ang ating Facebook page at mag-follow kayo, Love Mat TV. Sige na naman, ha? Konting oras lang para sa ating Facebook page. At laging tandaan, let's spread the love of math. Thank you and bye!